Okay, so dadako naman po tayo sa pananahe. Bali, assemble na natin to. At ang mamitong ay nag-uumpisa ng manahe. So, ako po yung nagla-layout at siya yung aking specialist sa pananahe. Ano? So, makikita nyo, ganyan niya binubuo yung sombrero. So, sundan nyo lang po yan. At sigurado hindi na kayo maliligaw. Lagay ang tatluhan, ano? Yung kabiak ay tatlo. Then, sa kabilang side, tatlo din. Then, pagkatapos noon, hindi sa kanya nyo assembly ng buo. Makikita nyo naman yan. Basta sundan nyo lang yan. Kung hindi nyo agad mag-get, hindi inyong balik-balikan ang panonood. O kaya inyong stop. Tapos, go again. Okay? So, tingnan nyo lang po. So, pagkatapos na magawa yung dalawang side, ay pagsasagupin nyo na yan. No, yan, kagaya ng ginagawa niya, pinag-daop na niya yung dalawang side. Kaya mahalaga na ang procedure ay sundan nyo, tigtatatlo ang bawat hati, para pagka nabuo nyo yung dalawang tatlo, ay tatihaan nyo ng isang diretso. Ganun din sa scarf. Lagi nyong tatandaan, huwag kayong magagamit ng parehong manipis na tela. Dahil lang kapag ang ginamit nyo ay parehong scarf, pareho yung manipis, ay hindi magandang appearance. Kung gagamit kayo ng scarf, pareho, lalagay nyo yan ng spacer sa loob. Yung, anong tawag dun ma? Pilon. Yun, lalagay nyo ng pilon para may patinga sa loob. Ngayon, kung wala kayong, kung nandito kayo, kagaya nandito sa aming lugar sa Australia, walang pilon na ganun kanipis. Kaya ang ginagawa na lang namin, isang makapal na tela at saka isang manipis na tela. So, ganun din yung end result noon. Mahalaga ang isang tela ay makapal at yung kabilang side, gamitan nyo na lang ng scarf na cotton para maganda sa ulo. Magandang pakramdam. So, yan po. Binubuo na niya. Pinagdoop niya yung dalawang side. At ayan. Pinagdidikit niya muna. Make sure na yung dugtungan niya ay align. Para din yung welding eh. Dapat i-align yung dugtungan. Pananahe, ganyan din. Dapat yung dugtungan ng bawat division ay magkakatapat. Ano? Yan, kaya yung ginagawa niya, tingnan niyo mabuti, pinagtatapat niyang maigi sa kanyang pagbubuo. Okay? Okay, dito naman po tayo sa pag-assembly ng tuka, ng sombrero. Makikita niyo yung nasa ilalim, yung tilon na makapal. Ay yun yung nasa ilalim, tapos kasunod yung black na tela, tapos yung pangibabaw yung scarf. Yun po ay parehong loob. Kung nasa inyong marking nyo, yun dapat ang nasa ibabaw.
dahil later on babalik ta rin yan. No. So yun lang po ang pagkatihin niya. Kung paano ginagawa niya, yan na mismo. Yan na mismo ang inisusundan. Okay? So sa mga sanay na naman nanahi, parang napakadali lang gawin. Pero pag ikaw ay hindi sanay, nako eh. Sinasubukan ko ay mahirap pala. Hindi pala madali. Madaling panuurin. Pero pag ikaw na mananahe at hindi ka sanay sa ganyan, eh, mahirap din. Para din lang yung welding eh. Pag sanay ka sa welding, ay di madali lang sa iyo. Sa mga manonood, parang madali. Pero pasubukan nyo silang pahinangin at hindi rin nila kayang gawin. No? So, kanya-kanyang specialization, ika nga. So, dyan sa tuka, kinakailangan dyan ng multiple runs ng tahe. No, yung una mo na kagaya na ginagawa niya ay 116 yung pinakadulo ang tinatahi niya para siya magdikit. Tapos tatahihan niya ng pangalawa, yung secondary stitch nakabase doon sa unang stitch, ano? Tapos meron pa yung patatlo. Yan. Kasi kasama na din yung forma eh. Yun yung nagbibigay forma sa sombrero eh. Tapos, isa pa, paapat. Yan. Paapat. Okay? So, yun, ayos na ang tuka. Ikakabit na lang yan. Isa-sentro lang. Make sure lang na nakasentro doon sa pagkakabitan. At maganda yung magiging end result niya. Ang sunod naman ay yung lacing. Yun, kito yung may dulo ng circle, yung mismo pinagtapalan tahi niya, doon yung tatahiin yung yun, sa dulo ng circle na yun. Kasi may kanya-kanyang pattern yung sunod doon. Pero kung ganyan na plain, kagaya na sa black, ay wala na kayong alalahanin dyan. Tatahiin nyo lang yan. Depende sa sukat ng sombrero. Yan, makikita nyo, susukatin nyo yung sombrero niya. Yun, yung sukatan niya. Yan yung English measurement. At yun, ang pinagtapusan ay 310. 310 ang kanyang radius. Ano? So, idodouble nyo yung 310, edi 620 ang sukat. Medyo malaki yan. Pero, kagaya na sinasabi ko nga, kapag nilaban niya ang malaki ang iuurong niyan. Lalo kapag gagamitan nyo ng heater. Kasi sa site, lagi kaming gumagamit na ang ginagamitan niya ng dryer. Kaya ang damit, mabilis ding umurong. Ano? So kung anong sukat ng sombrero, yun din yung sukat ng lacing na gagawin nyo. So, ngayon naman po ay pagdadoopin na natin yung dalawang lacing. So, yun po yung process kung nasaan yung design na hinahanap ng sombrero, kung saan mas magandang itapat, ay di doon yung ilalagay yung dugtungan. Yung dugtungan na tinahi kanina. Basta kung saan nababagay, doon yung ikakabit. Ay ang bagay dyan sa aming pattern na ginagawa ay dun sa sidings na iyon, hindi dun niya tinatapat. So, kayo na po ang bahala doon, no? Mamaya, kukuhanin ko ng magandang picture yung isang sombrero para kapag magtatahi kayo, meron kayong pattern na susundan. Ano? Makikita niyo yung finished product. So, marami na po siyang natahi at dadagdag ko na lang yun dito sa video na ito para meron kayong references. Okay?
So nakita na po natin yung pagtatahe ng loob ngayon. Tinikwas niyang palabas, kaya yung labas na yan, lalagyan natin ng isang tahe, 116 ang tawag niya. At yan, tatahean niya ng paikot para yung lacing niya ay ma-force ng pababa, ma-force down siya. So yung lacing, mayroong tahe sa taas at meron din siyang tahe sa baba. Para yung finished product natin ay nice and neat. Siyempre, kung gagawa din lang ng isang produkto, eh, kinakailangan ng class A ang quality, ano? Kaya mas mabuti na yung tahe ay matibay para hindi madaling masira. Tapos every time na nandun siya sa dulo, inilalak niya para sabi niya siguradong mas matibay. So pagkatapos na matahe yung labas, hahanapin niyo naman yung sentro. So pagdidikitin niyo yung dalawang dugtungan, tapos makita niyo kanyang ginuntingan ng konting-konti lang para meron siyang reference, meron siyang marking ng center. Ngayon, sa side na yan, ikakapit naman yung center noong tuka at yun ang inyong pagdudugtungin. No? Kaya alam nyo doon sa lacing, kaya dapat yung lacing nyo ay pantay kasi yun yung gagawing reference kapag dinugtong na yung tuka. Kaya hawag kayong mag-layout ng tagilid. Pag kinabit nyo yung tuka ng sombrero, ay tagilid din yan. So start at saka yung finish, kanyang i-dinodouble, nilalak, para hindi madaling masira. Kaya yung quality niya maganda yung matibay. Yan. So sinusundan niya yung sidings ng lacing. Tapos pag natahe niya sa kabilang side, kita niyo naman i-bevent fold niya para habulin naman niya yung black, yung kapartner niya sa kabila. Diba? Pantay siya. Yan, nahabunin yung kanya kapartner na itim. Yan, ngayon, matapos niya na, binaligtad niya, yung dugtungan, doon siya nag-start. Yan, sa dugtungan siya nag-i-start para sigurado na pantay. Okay. Yung taas, ipopold, yung baba, ipopold. Tapos, make sure na align silang dalawa. Para yung finished product ay maganda. O yung kumbaga hanggat maaari ay walang may ipula ang magsusuot. Ano? Okay. So make sure na nice and neat yung inyong pagtatahe. Pag hindi align, eh kinakailang tab-tabin. Kinakailang i-fix. At so far so good naman ang kanya ginagawang pagtatahe. Okay? So yan na po. Sombrero na. Ganyan lang kadali kapag meron kayong papanoorin na gagayahan. Pero kung yan ay mag-i-experiment kayo, alam niyo kung paano mabuo ay hindi ho, mahirap. Ano? Okay, so ito na po yung finished product ng Mamitong. Yan. Two-sided. Yan. Ayan na gano'n. Medyo maluwag yan, pero pag yan ay nilabahan, liliit yan. Or other side. Ito yung nangilang nilabahan yan. Okay?
So, paano naman ito i-layout? Tuturo ko pa sa iyo mag-layout. Ano po? So, ito yung prong. Ito nyo yung pangalan. Ito yung prong. Inyong pabalik na rin. Make sure na ito. Tsaka ito magkatapat. Next, ito. 5 mil lang ang mula ito ng ano sa kabilang side. 5 mil. Ito ulit. Tapos, yan. Sa kabilang side, same thing din. Yun. Yep. Tapat niya. Ulit. Ngayon, ready to cut na yan. Okay?